Hello mga bata! Welcome ulit sa ating online Sunday School. Ako nga pala si Teacher Julius. Nakinig ba kayo nung nakaraang linggo? Sino na nga ulit ang haring nagkasakit ng malubha at pinagaling ng Panginoon? Tama! Si Haring Ezekias! Excited na ba kayo para sa kwento ngayong araw? Kung excited na kayo, sabihin nyo nga, handang-handa na! Pero bago ang lahat, sabayan niyo muna ako sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito upang kami ay mag-aral ng iyong salita. Bigyan niyo po kami ng talino upang maunawaan ang mga ituturo sa amin ng aming guro. Sa pangalan ni Jesus, Amen. It's craft time! Handa na ba kayo para sa gagawin natin ngayong araw? Thumbs up nga kung handa na kayo! Una sa lahat, kunin natin ang mga kagamitan. Crayons, gunting, pandikit, paper fastener, paper plate, at ang larawan na makikita sa inyong module. Tara, gawin na natin!
Ayan, tapos na. Patingin nga ako ng mga gawa nyo. Wow, ang uhusay nyo naman. Ano na nga ulit ang panahon ngayon? Tama! Maaraw! Minsan, nagbabago ang ating panahon. Una, maaraw, tapos biglang aambon na. Ngayon, makikita natin sa Bible story kung gaano kabilis nagbago ang panahon habang nasa bangka si Jesus at ang kanyang mga disipulo. Si Jesus ay nagtuturo at nagpapagaling ng mga tao sa buong araw. At nang kinagabihan, marami pa din tao ang gustong mapalapit sa kanya. Si Jesus ay nagtatrabaho ng mahabang oras araw-araw. Nang mapagod si Jesus, kinabukasan ay naisipan niyang magpunta sa kabilang baybayin kung saan tahimik at payapa ang lugar. At doon nais niyang siya ay makapagpahinga. Bumalik siya sa mga tao at sinabing, "Ito'y magandang umaga, ngunit ito na din ang oras upang ako'y makapagpahinga." Agad pinunta ni Jesus ang kanyang mga disipulo at tanongin ito kung handa na ba sila sa kanilang pag-alis. At nagsimula na silang sumakay sa kanilang bangka. Sa kanilang paglalayag ay nakita nila ang ilang mga mangingisda sa dagat ng Galilee. Sa gitna ng kanilang paglalayag ay nakatulong ang katahimikan ng alon upang makatulog ang ating Panginoon. Ilan sa mga disipulo ng Panginoon ay dating naging mangingisda mismo sa lawang ito, kaya't gustong-gusto nilang marinig ang tunog sa dagat tuwing gabi, maramdaman ang malamig na hangin. Pero biglang nag-iba ang direksyon at ang ihip ng hangin. Minsan naman ay nangyayari ito sa karagatan ng Galilee. Isa sa mga disipulo ang nagsabing maaari itong bagyo at ito'y sinangayunan naman ng isa pang disipulo ni Jesus. Tila ba sila niyayakap ng hangin na bumaba galing sa bundok? At biglang dumating ang malakas na bagyo at ito ang nangyari. Malalakas na pagkulog, pagkidlat, taas na alon na siyang umaampas kanilang bangka. Ang ilan ay sumisigaw sa kanila at nagbabaka sakaling may makarinig sa kanila. Naman ay hindi alam ang gagawin sapagkat wala pa silang karanasan sa pangingisda at pagsakay sa bangka. Ang lahat ay takot na takot at tila hindi alam ang gagawin. Ginawa ng lahat ang disipulo ang kanilang makakaya upang makaligtas sa bagyo. Ang isa sa mga disipulo ay sumigaw, "Jesus, Jesus!" Ngunit hindi pa din nagising si Jesus. Ginawa ang lahat ng mga ngisda ang kanilang makakaya sa bagyo. Ngunit nakalimutan nila si Jesus. Malakas na pagkulog at pagkidlat ang bumundong sa langit at nakita nila si Jesus na mahimbing pa ding natutulog. "Jesus! Jesus! Iligtas mo kami! Malulunod na kami!" sigaw nila. Kita ni Jesus na bakas sa mukha ng kanyang mga disipulo ang pagkatakot at pag-aalala. Sila'y basang-basa, pagod at tila wala ng pag-asa. Tinaas niya ang kanyang mga kamay. Sinabing, "Tumahimik kayo!" Pumayapa at biglang tumigil ang bagyo. Walang malakas na hangin at alon ang humahampas sa kanilang bangka. "Bakit kayo matatakot?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang inyong pananampalataya?" Dahil sa bagyo ay naglapit-lapit ang maraming bangka at ang lahat ng mangingisda ay nakitingin lamang kay Jesus. Hindi man lang siya natakot kahit kaunti. Ang lahat ay nagbulong-bulungan at sinabing, "Anong klaseng tao siya? Kahit ang mga hangin at alon ay sumusunod sa kanya." Ngayon at kailanman, si Jesus ay isa sa atin, alam niya ang ating mga pangangailangan at tayo kanyang iingatan saan man tayo magpunta basta tayo tumawag sa kanya. Nakinig ba kayong mabuti? Sige nga, tatanungin ko nga kayo. Ano ang naramdaman ng mga disipulo nang dumating ang malakas na bagyo? A. Natakot. B. Natuwa. Tama! Natakot! Lahat tayo ay may iba't ibang kinakatakutan. Okay lang na makaramdam ng takot. Pero dapat lagi nating isipin na kasama natin si Jesus. Lagi siyang suma sa atin kahit saan man tayo pumunta. Kahit na hindi natin siya nakikita, lagi niya tayong iniingatan at dinirinig ang ating mga daing kapag tayo ay tumawag sa kanya.
Handa na ba kayo sa ating memory verse? Kung handa na kayo, sabihin nyo nga, handang-handa. Ako muna ang mauna. Pagkatapos ko, sabay-sabay na tayo. Awit 18:6 Kaya't si Yahweh ay aking tinawag, pinakinggan niya ang aking pag-ibig. Awit 18:6 Tara, sabayan niyo ako. Awit 18:6 Kaya't si Yahweh ay aking tinawag, pinakinggan niya ang aking pag-ibig. Awit 18:6 At dito na nagtatapos ang ating online Sunday School. Pero bago ang lahat, sabayan niyo muna ako sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga natutunan namin. Gabayan niyo po kami sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Balik kayo sa susunod na linggo. Paalam!